All right, so magandang umaga, magandang gabi kung nasan ka mang panig ng mundo. Dean CJ Formaran here at gumawa tayo ng short video para pag-usapan ano ba ang ibig sabihin nitong materiality pagdating sa auditing and assurance services. Kasi maraming nalilito eh, ano bang ibig sabihin ng materiality na yan? Tsaka paano yung kinocompute? Ano ang nagiging basis nan? Yan, so maraming mga estudyante and even practitioner ang nalilito pagdating sa concept ng materiality. So una, pag sinabi nating materiality, okay, it is always based on, tingnan natin, professional judgment of the independent auditor. Anong ibig sabihin? Walang threshold o walang nagsasabi na itong standard na material amount pagdating dito sa pag-audit. Okay, it is always based on the judgment of the independent auditor. So normally, 'di ba? Normally, okay, ang kinoconsider ng auditor dyan is quantitative at saka qualitative. Okay, so anong ibig sabihin ng quantitative? Mamaya pag-uusapan natin kung paano siya kinocompute. Pero yun nga, for example, nakapag-compute na siya ng amount. Okay. Kung paano man niya yung kinocompute, kung anumang percentage ang ginamit niya, kung ano man ang basis na ginamit niya, okay, that's quantitative. So ibig sabihin, yung amount na na-compute niya, yung kabuuang error ha, okay, nung buong financial na ma-identify niya during the audit of the financial statements, hindi dapat lalampas dun sa materiality na na-compute niya. Kasi ang ibig sabihin nun, okay, anything na lalampas dun yung error is magkakaroon ng impact dun sa audit opinion na ibibigay dun sa financial statement. So, ibig sabihin, hindi na clean opinion ang pwedeng ibigay. Diba? Kasi nga, lumampas na eh dun sa computation. Okay, anyway, mamaya pag-uusapan natin yon. Ngayon, pwede rin qualitative. Ano? Yung kinoconsider ng independent auditor. Particularly kung matagal mo ng kliyente yon, and then, alam mo, historically, na meron siyang mga, alam mo na, errors na gagawa, okay, pwedeng intentional, di ba, pwedeng unintentional dun sa financial statements. Okay, so based on our experience, for example, merong mga expenses na dun nila itinatapon o inilalagay, yung may mga expenses na padding, yung padding of expenses, di ba? Yung mga hindi naman totoong expenses, tinatago nila. So even though maliit yung amount nun, di ba? Kung ang pagbabasehan natin ay quantitative, hindi nila papansinin yun kasi maliit yung amount. Pero syempre, based on the experience ng auditor, itinatago sa mga maliliit na expenses yung padding of expenses, mga personal expenses, mga non-deductible expenses, for example. So, chine-check pa rin ng independent auditor. So, pwedeng material pa rin sa kanya yon. At pwede yon ang pagfokusan ng audit. So, pwedeng quantitative, pwedeng qualitative. Ngayon, yung binabanggit natin kanina, okay, pag tayo ay nag-audit, meron tayong tinatawag na PM or preliminary materiality, which is kinocompute yan ng auditor. Okay, and then meron din tayong tinatawag na final materiality. Okay, pag tapos na yung audit, tino double check. So, importante pag-usapan natin yung preliminary materiality. Actually, yung preliminary materiality ay kinocompute, at kung ano man yung lumabas na amount, siya ang nagiging basis. Okay. Para mo masabi na yung financial statements, kahit pag samasamahin mo lahat ng mga audit differences, yung mga errors, yung mga discrepancies na nakita mo between the actual or between the actual audited amount at saka yung nando sa financial statements. Okay. As long as hindi siya lalampas doon sa na-compute mong materiality, okay pa yung financial statements. Okay, kumbaga tolerable pa lahat ng mga error sa kabuuan ng financial statements. So ibig sabihin, pwede ka pang magbigay doon ng clean opinion. Okay? O yung tinatawag nating unmodified opinion. Yan. Okay? Or unqualified. Ngayon, pag kinompute mo kasi yung materiality, no, at lumampas dun sa amount. For example, mag-set na tayo ng amount. Example, 100,000. Pag lumampas dun yung kabuuang audit differences sa buong financial statements, okay, hindi naman necessarily nabibigyan mo agad siya ng
opinion other than unqualified opinion. So ang gagawin ng auditor dyan, mag-extend pa yan ang tinatawag ng audit procedures. Okay, para yung mga maliliit na audit differences mawala at may adjust na kaagad dun sa financial statements. Okay, minsan kasi kaya tayo nagkakaroon ng mga tinatawag na audit differences. Ano ba ibig sabihin ng audit differences? Yun yung kung ano yung nakita mo na amount or na-check mo or na-audit mo versus dun sa nasa financial statement. So minsan, pag may differences yan at immaterial, ini-ignore kasi natin eh. Lalo na at the account level, no? So pero kasi iniipon kasi yan. Ang tawag nila ay summary of audit differences o yung SAD, 'di ba? So nagsasama-sama yan, lahat yan, and then tinototal ng kabuuan. So pag lumampas ng computation mo ng materiality or preliminary materiality, kailangan i-reduce mo yan. Okay? Para maging tolerable yung kabuuan ng financial statements. Para makapagbigay tayo ng unqualified opinion. Di ba? Kasi nga, syempre mismo may mga discrepancies, di ba? Na mga immaterial naman. Pero pag pinagsama-sama mo kasi, malaki siya. Yun. Okay. Ngayon, so alam na natin, di ba? Kung ano ang purpose ng materiality. Again, uulitin ko, kung halimbawa nakapag-compute ka ng amount na 100,000 or 1 million, di ba? So dapat hindi lalampas dun yung kabuuang error. Okay, nung lahat ng na-discover mo per account, 'di ba? Per assertion level, hindi pwedeng lumampas doon. Otherwise, 'di ba? Magkakanda ka ulit o magkakaroon ka ng extensive na audit procedures. Yan. Okay. Ngayon, kasunod, ayan, yung sinasabi na nga natin, 'di ba? Yung pag kinumpute natin, nire-represent ng preliminary materiality yung kabuuan, okay, ng lahat ng discrepancies sa buong financial statements na. Okay, financial statements level. Ang kinaibahan nito dun sa TE o yung tinatawag na tolerable error, okay, ang tolerable error kasi is number one, dalawa kasi ang purpose nun eh. Number one, yung tolerable error is yung error na kaya mong intolerate per account level. Okay? Per account ha, hindi per financial statements level, per account level. So for example, nag-audit ka ng cash and cash equivalent. Yan, di ba? So account level yon. So meron kang amount na makukompute doon na hindi pwede doon lumampas. Okay? Sa TE mo or tolerable error. Otherwise, okay, magkakanda ka ng extensive procedures. Okay? And then the purpose of tolerable error is to determine kung alin lang yung mga material na account kung saan ka magfo-focus. Kasi tatandaan natin, ang audit ay risk-based approach. Ulitin natin, ano sabi? Risk-based approach. So, ibig sabihin, kapag yung account ay risky, based on the assessment of the auditor, okay, doon lang siya magfo-focus. So, ang ginagawang minsan basis in terms of quantitative is kung magkano yung makompute na tolerable error. So, doon sila magfo-focus. Ngayon, that's TE. Ngayon, itong sinasabi natin na preliminary materiality is financial statements level. Okay. So, ngayon, at least alam mo na kung anong purpose ng materiality or preliminary materiality. Yan. Ngayon, normally, paano ba kinocompute? Okay, yung materiality. So, syempre may basis pa din. Pero ito ay depende sa mga auditing or accounting firm ha kung paano sila mag-compute. Pero based on the practice namin before, okay, ang nagiging basis pag ang company na ina-audit mo ay profit-oriented, okay, or income generating. Normally ang nagiging basis is kung magkano yung income before tax o yung pre-tax income. So yun yung default. Okay, siya ang magiging basis mo. So for example, ang pre-tax income ay 1 million. So yun ang magiging basis mo ng computation. Pero hindi yung 1 million ha. Okay, magmo-multiply ka ng certain percentage. Okay? Ngayon, yung certain percentage ay depende dun sa practice ng auditing firm. Okay, so for example, ayan. Dun sa pinanggalingan kong firm, meron range, no? In terms of pre-tax income. So 5% to 10%. So naglalaro between 5% to 10% kung magkano man yung pre-tax income. Doon mo ibabase. So for example, kung ang pre-tax income nga is 1 million at ang ginamit mo ay 5%, kung ano man yung lumabas doon, that would be the preliminary materiality. Okay? So pwede rin 10%. Ngayon, sir,
Paano ko malalaman kung 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10? 'Di ba? Ang gagamitin. Oh, ito ang palatandaan, ha. Okay. The more na ang client mo ay risky, high risk. Okay, example, yung mga publicly listed entity, yung mga large corporation, okay? O kaya naman yung mga corporation na highly regulated by different government agencies other than SEC at saka BIR. Okay. Normally, ang ginagamit mo, mas mababang percentage. Okay. So, ibig sabihin, kung 5 to 10, yung 5% ang gagamitin mo. Bakit 5%? Kasi nga, high risk ang kliyente mo. Di ba? So, ibig sabihin, mas mababa ang kaya mong itolerate na kabuuang audit differences sa kanya. Okay? At the more na ang client mo ay bumababa ang risk or low risk, pwede mong taasan yung percentage. So kung ordinary industry lang yan, 'di ba? Pwedeng 10%. Kung hindi naman yan high risk, pwedeng 10%. Pwede mo bang igit na? Alimbawa, 8% pwede kung hindi naman siya publicly listed corporation, pero siya naman ay heavily regulated by different government agencies. So pwede mong itaas. So sabi ko nga, depende sa professional judgment ng auditor. Okay? Ang palatandaan lang natin or tatandaan nyo lang, kapag mas mababa, okay, yung percentage, yun ay ginagamit din sa mga high-risk client. Okay? And normally, kapag mataas, yung mga ordinary client na hindi naman talaga high-risk. Okay? So, yan ang concept ng materiality. To sum up, again, it is based on professional judgment. Pwedeng quantitative or qualitative ang naging basis niya. And tatandaan natin na very important ang pag-compute ng preliminary materiality kasi yan ang magiging basis mo nga, di ba, ng pag-audit mo. And always the FS level tayo dyan. Okay? Ngayon, yung pre-tax income na sinasabi nating default is kapag income generating. Ngayon, pwede ka rin gumamit ng sales. Wala namang problema. Pwede rin revenue or sales. Ngayon, kapag mga non-income generating, normally, ang ginagamit yung equity. Okay, o yung fund balance. Kasi non-income generating. So, pwede yun ang gamitin natin. And then, yung percentage ay depende na nga sa inyo kung ano ang practice ng inyong firm. Okay? So, ang tatandaan lang natin, the more na mas mababa yung percentage, okay, mas applicable siya din sa mga client na high risk. And then, the more na tumataas, the more na mas mababa yung risk nung client natin. Okay? So, sana nakatulong itong pagdi-discuss natin ng concept ng materiality kahit short video lang yung ating nagawa. Okay? So, again, maraming salamat and tune in ka lang dito sa ating YouTube channel for more videos.